Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihang lahat ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapyastahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakaisigan. Hindi siya hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Meron pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo, lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo ay sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Salipay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kayahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe, ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya
at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa sa Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi ng hari sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo, kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga minamahal ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam kong kayo'y inaantok, mainit ang panahon, pero salamat sa biyaya ng Panginoong Diyos at tayong lahat naririto, nagkakatipo, nagkakasama para sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ngayong panahong ito ng Kwaresma at tayo ngay nasa ikaapat ng linggo na, ang tanong, tayo kayo'y nakakatugon sa panawagan ng Kwaresma? Una, pagdadasal. Pangalawa, pag-aayuno. Pangatlo, paglilimos, no? O pagkakawang gawa, no? Pagtulong sa mga kapatid nating nangangailangan, ano? Sana mga minamahal, tayo may ginagawa, nakakatugon ngayong panahong ito ng Kwaresma. Huwag nating babaliwalain 'yan. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito ang tagpo ni Jesus at ng lalaking bulag, no, na ipinanganak. Kita ninyo kung paano si Jesus nagpagaling ng isang bulag. Siya'y lumura sa lupa at gumawa ng putik, ipinahid sa mata ng bulag. At sinabi ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe, maghilamos karoon at saka siya nakakita. Una, yung putik, no? Abo, no? Nung tayo'y nagsimula ang Kwaresma, tayo nagpapahid ng abo. At alam din natin na tayong lahat, no? Mula sa abo, nang tayo nilikha ng Diyos, ano? Anong ibig sabihin niyan? Pag tayo, sa panahong ito ng Kwaresma, ano? Sana'y pagkatapos nito, tayo'y maging panibagong tayo. No? Sana tayo nabago, nalinis, no? Katulad ng bulag, nakakita ng liwanag, no? Sana tayo isang panibagong nilikha pagkatapos nitong Kwaresma. Kaya dapat tayong tumugon sa panawagang ito, pagdadasal, pag-aayuno, paglilimos.
para pagdating, pagkatapos ng Kwaresma, ano, panibagong ikaw na. At huwag mo nang babalikan yung dilim na iyong pinanggalingan, bunga ng kasalanan. Ano ka nagpapadilim sa tao? Ano nagpapabulag sa tao? Kasalanan. No? May mga taong hindi makaalis-alis sa kasalanan. At may mga taong sanay na sanay sa kasalanan at aayaw umalis doon. Kaya ang kanyang buhay ay nasa dilim. Kaya si Jesus gagawa ng paraan, kukuha ng putik, no? Para tayo'y ipalaala sa atin na tayo galing sa abo. Ang buhay ng tao'y hindi ganong kahaba, no? Kaya itong panahong ito ng Kwaresma, itong hinihiling sa atin, ano? Tayo pinaaalalahanan, tayo'y galing lahat sa abo. Kaya nga, salamat sa Panginoong Diyos nung nakaraang pandemya, hindi tayo naging abo na palagay sa garining kaliit na lalagyan lamang. Isang napakalaking biyaya yan sa atin. Tayo buhay. Nung ako po'y nasa Batangas, ano, may nagbimisa ang dami. Ang dami kong binimisahan araw-araw. Nakalagay na lang sa ganitong kaliit na lalagyan. Naging abo na. Tayo ngayon narito, buhay, malalakas, pero pinaalalahanan ng Diyos. Tayo galing diyan. Isang araw tayo babalik diyan. Kaya sana pagkatapos nitong Kwaresma, no, maging panibagong nilikha tayo, no? Maging bago tayo. Anong ibig sabihin? Yung dilim na iyong kinasadlakan, bunga ng kasalanan, huwag mo nang babalikan. Napakaganda ng binanggit ni Jesus kay Maria Magdalena nung siya'y natagpuan at nahuling nakikiapid. Bunga ng kanyang kasalanan. Kaya ang mga tao, gusto siyang patayin sa pamagitan ng pagbato. Nung walang bumato sa kanya, sabi ni Jesus sa kanya, "Ako man, hindi ka para husgahan. Humayo ka na, huwag ka nang magkasala." Kita ninyo, ang bigat ng kanyang kasalanan, pakikiapid. Pero sabi ni Jesus, "Ako man, walang mga taong bumato sa iyo para ikaw ay patayin. Ako man, hindi ka para husgahan. Humayo ka na, huwag ka nang magkasala." Pero meron siyang bilin sa huli. Baka kung ano pang mangyari sa iyo, baka doon ka abutan. Kaya pag tayo nagbabago na, tayo narito na, sumisimba na tayo, huwag na tayong babalik sa dati nating buhay na mali, na dilim. Ngayon, ang hinihiling sa atin ni Jesus, ano, maging panibagong buhay. Ano, magkaroon tayo ng panibagong buhay. Mamuhay na tayo sa liwanag, iwanan ang dilim, bunga ng kasalanan. Tatayo tayo, ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaaalaala sa atin ng salita ng Diyos ang napakahalagang papel ni Jesus sa ating buhay at ang tungkulin nating mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Nakababatid sa ating kahinaan, humingi tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at lahat ng mahal natin. Ang ating tugon, Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa simbahang panlahat, ang mga mag-anak ng Diyos sa lupa, nawa tapat niyang gampanan ang kanyang misyon bilang ilaw ng lahat ng bansa.
sa kanyang katapatan, sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para kay Papa Francisco, sa ating mga obispo at mga kura paroko, ang kanilang mabuting halimbawa naway laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng kasamaan sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig, nawa, maunawaan nilang magkakatotoo ang kanilang pangarap kung sila'y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating lahat at mga ipinananalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kadiliman at mamuhay tayo tuwi na sa ningning ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Muli nating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang lagsipag-alay, kalakip ang dalanging aminawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, minabuti niyang maging di na iba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dakilang pagkakasala ay kanyang hinuhugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya, kaysa ng mga anghel, haligis iawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon.
lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, to ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayong lahat ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collection sa nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating pong Webes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-4, tuloy po ang araw-araw na pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat-dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Santo Padre Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office at sa mga nakastations sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.